Noong January 20, 2009, bumalik si Catherine sa kanyang bahay pagkatapos ng trabaho. Nakita niyang uminom ng alak at nanonood ng TV ang kanyang kasamahan sa bahay na si Maxim at ang kaibigan nitong si Yuri. Sila'y kumakain ng estopado na gawa sa karne, sibuyas, at patatas. Nagalok si Maxim kay Catherine ng alak at pagkain, at umupo si Catherine at kumain. Ang hindi alam na noong nakaraang gabi, ay may pinatay at binalatan ang dalawang lalaki ang isang kabataang babae sa kanilang bahay, at ang estopadong kinakain niya ay gawa mula sa laman ng biktima. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto niyo ng mga ganitong video, si Karina Budachan, isang kabataang babae, na laging may malalim na pagnanais para sa sining ng pagsasanay, at nagtrabaho ng masikap upang makapasok sa isang paaralan ng dula, at magtagumpay sa iba't ibang produksyon. May interest din siya sa pagsusulat. Inilalaan ang kanyang damdamin sa tula, at maikling kwento. Iniinda niya sa kanyang mga kaibigan ang kanyang hangarin na mag-aral sa isang kilalang paaralan ng dula sa Russia, at makarating sa Estados Unidos na may layuning maging isang artista. Dahil sa kanyang pagmamahal sa sining, hindi nakakapagtaka na mahilig din siya sa musika, particular sa heavy rock music. Habang mas lalo siyang sumasabak sa mundo ng music at dumadalo ng mga gig, sa edad na 15, nakilala niya ang isang binatang nagngangalang Maxim. Na 19 years old, si Maxim ay naging malaking impluwensya kay Karina at nagsimulang magsuot ng parehong damit, makinig ng parehong musika, at lihim na umibig sa kanya. Ngunit bago pa sila magkakilala, ay may kasintahan si Maxim at hindi niya sinasabi ang nararamdaman ni Karina sa kanya. Nanatili silang magkaibigan at nagpatuloy sa pagdalo ng mga konsyerto. Ang ina ni Karina, si Nadia, ay nakilala si Maxim noong panahong iyon, at alam ni Nadia may gusto si Karina kay Maxim. Hanggang sa January 19, 2009, ang araw ng kanyang pagkawala ni Karina, ay nagkaroon ng isang tipikal na araw sa paaralan. Dumalo siya sa kanyang mga klase, at pagkatapos ay nagpunta siya sa bahay ng kaibigan upang mag-aral. Sa paglalim ng gabi, tumawag si Karina sa kanyang ina at nagtanong kung pwede siyang mag-overnight sa bahay ng kaibigan para tapusin ang kanilang takdang aralin. Ngunit nang malaon ng hindi alam ng kanyang ina na ito ay magiging huling pagkakataon na marinig ang tinig ng kanyang anak, binigyan ng pahintulot ni Nadia si Karina na manatili. Ngunit ipinaalala na bumalik ito sa bahay ng 7 ng umaga. Nangako si Karina na babalik, ngunit hindi na siya nakauwi pa. Nag-alala si Nadia nang magising ito at hindi makita ang kanyang anak. Tinawagan niya ang cellphone ni Karina ngunit walang sumasagot. Kaya tinawagan niya ang kaibigan ni Karina upang malaman kung nasaan ito. Inamin ng kaibigan na nagpunta si Karina upang makipagkita sa isang tao pagkatapos nilang mag-aral. At huling nakita si Karina sa istasyon ng tren. Agad na nagtungo ang ina ni Karina sa istasyon ng pulisya upang i-report ang pagkawala ng kanyang anak. At agad itong sinimulan ang paghahanap dahil si Karina ay 16 years old pa lang. Sa loob ng dalawang mahabang linggo, kanilang hinanap sa buong lungsod, naglalabas ng mga larawan, at nagtatanong sa mga tao kung may nakakita ba kay Karina. Sa sobrang desperado, naghanap si Nadia sa mga pribadong dahari ng kanyang anak. At natagpuan ang madilim at masiglang mga tula ng pag-ibig na tungkol sa isang lalaki na nagngangalang Max. Sa pakiramdam ng matinding pangamba, hinihimok ni Nadia ang mga otoridad na tanungin si Max kaugnay sa pagkawala ni Karina. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito inimbestigahan noong panahong iyon. Samantala, iniulat ang nakakapanindig balahibong pangyayari. Natagpuan ang mga labi ng isang babae na itinapon sa basurahan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi kilala. Subalit habang sinusuri ng forensic team, lumitaw ang nakakatakot na katotohanan. Ang babaeng nakita sa basurahan na wala ng buhay ay si Karina. Ang dating masayahing na kabataang babae ay pinatay ng brutal at iniwang parang basura. Ang dahilan ng pagkamatay, itinuring na paglunod, ay tanging simula ng bangungot. Ang mga eksaktong pagputol sa kanyang katawan ay isinagawa ng isang bihasang kamay. At nagpapahiwatig na ang suspect ay marahil may kasanayan. Marahil isang nagtitinda ng karne. Ang petsa ng kanyang kamatayan ay nananatiling isang misteryo. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ito ay isang krimen ng nakakakilabot na karumaldumal. Tinuloy ang imbestigasyon. Ngunit ang tanong ay nananatiling, sino ang maaaring gumawa ng gayong kahindik-hindik na gawain? Samantala,
Isang kabataang babae na tinawag sa pangalan na Catherine ang nagsabi na si Karina ay nasa kanilang bahay noong gabi ng kanyang pagkawala. Ang kanyang pahayag sa pulisya ay tila nawawalang piraso ng puzzle na kanilang hinahanap. Habang iniuulat niya ang mga pangyayari, maingat na nakikinig ang mga opisyal. Nakabitin sa bawat kanyang salita, sinabi niyang mayroong munting inuman sa kanilang bahay, kasama ang ilang mga kaibigan. Ang kasamahan niyang si Maxim at ang kaibigan nitong si Yuri ay naroroon. May dalawang iba pang tao rin sa pagsasaya. Matagal na silang nag-iinuman at lahat sila'y lasing na. Sa isang bahagi, tumawag sa telepono si Maxim kay Karina at inanyayahan siyang sumali sa kasiyahan. Pagkatapos ng tawag, lumingon siya at sumigaw sa buong kwarto kay Yuri at sinabing, ang karne ay parating na. Wala sa kwarto ang tunay na nakakaintindi sa sinabi ni Maxim. Maliban kay Yuri, sa huli, sumama si Karina sa inuman, puno ng tawanan at masaya. Ang anim sa kanila ay nagkaroon ng isang magandang gabi, umiinom at nakikinig ng musika. Sa kalaunan, inihayag ni Maxim na gusto niyang maging mag-isa kasama si Karina, at pinauwi niya ang kanyang mga kaibigan. Humingi rin siya ng espasyo kay Catherine, nakasamahan sa bahay, kaya't umalis ang lahat ng mga bisita maliban kay Yuri. Sinabi ni Maxim kay Karina na gusto niyang maging mas intimate sa kanya, at niyaya siyang maligo na kasama siya. Sumunod si Karina, sinabi ni Catherine, ang kasamahan sa bahay, na si Karina ay in love kay Maxim at kaya sumunod rin sa banyo kasama si Maxim. Gayunpaman, habang nakahiga na si Catherine, ay may narinig na lagaslas ng tubig at ingay. Naisip niyang tingnan kung ano ang nangyayari, pero pinigilan siya ni Yuri, at sinabihan na bumalik na lang sa kama. Nung una, naririnig ni Catherine ang usapan na nagbibiro sila na pwedeng nilang patayin si Karina, pero akala ni Catherine hindi sila seryoso. Ang pagpaplano ng pagpatay ay malinaw, habang si Karina ay walang kamalay-malay sa bathtub, at si Maxim ay nakaupo sa kanyang mga binti. Ang normalidad ay nabasag nang bumahing si Maxim ng tatlong beses. Isang napagkasundo ang signal para kay Yuri na pumasok at buksan ang banyo. Ang ulo ni Karina ay nasa ilalim ng tubig. Pinatay si Karina na nilublob ang ulo sa tubig ng dalawang lalaki na nagkasundo na kunin ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinimulan nilang maingat na kunin ang kanyang mga organo, ang kanyang mga bahagi ng katawan, na mainit pa sa mga bakas ng buhay, ay maingat na hinati at inihanda para sa kanilang pagkain. Idinagdag ang gulay at patatas sa lutuan, at habang nagluluto, si Yuri at si Maxim ay nilinis ang bawat huling bakas ng kanilang kahindik-hindik na gawain mula sa banyo. Dahil kung may itatanong ang sinuman, lalo na ang hindi inaasahang kasama nila sa bahay na si Catherine, sasabihin lamang nila na si Karina ay umalis na. Samantala, ang mga hindi nila niluto ay maayos na inimbak sa freezer at inilagay ang natirang bahagi ng dismembered na katawan ni Karina, kasama ang kanyang hiwalay na ulo sa mga plastic na lalagyan na kanilang itinapon sa isang distrito sa St. Petersburg. Ang imbestigasyon sa nakakakilabot na pagpatay kay Karina ay walang tigil, na sina Yuri at Maxim bilang pangunahing mga suspect. Ngunit habang sila'y nakaupo sa harap ng mga interrogator, ang kanilang kwento ay umiikot at nagbabago. Bawat isa ay nagsisikap na ituro ang sisi sa isa't isa. Ngunit hindi nagtagal, hindi na kinaya ng kanilang mga kasinungalingan, at pareho silang umamin sa karumaldumal na kanilang ginawa. At nang tanungin kung bakit nila ito ginawa, sumagot si Maxim na gutom sila, at wala raw pagkain sa bahay. Nakakagulat marinig ang kanilang dahilan. Naniniwala ang mga investigador na ang krimen ay isang planadong plano na. At nang matagpuan ang ilang mga organo ni Karina sa refrigerator ni Maxim, alam na nila kung sino ang mga pumatay. Bilang karagdagan dito, si Maxim ay nagtatrabaho rin bilang isang tindero sa palengke. Nasagot kung paano nangyari ang pagpuputol sa katawan. Ang walang pakiramdam na paraan na kanilang kinuha ang buhay ng isang tao para lamang sa isang hapunan ay tunay na nakakatakot. Bukod sa pagpatay, inakusahan sina Maxim at Yuri ng pagnanakaw sa mga gamit ni Karina. Isang kamera, isang cellphone, isang MP3 player na may mga earphones, at dalawang kadena. Sa panahon ng paglilitis, sinabi ng prosecutor na si Andriy Lavrenko na hinati nila ang katawan ng biktima sa ilang bahagi. Kumain ng ilan at itinapon ang iba sa basurahan. Niluto nila ang laman ng katawan at inihain ito kasama ang patatas. Sinabi ng mga naaresto na kinain nila ang mga bahagi ng katawan ng babae dahil sila'y gutom.
Inihain pa nila si Karina sa kanilang kasamahan sa bahay na si Catherine. Sa dulo ng paglilitis, si Yuri ang huling nagbigay ng salita at sinabi sa jury na siya ay isang positibong at mabait na tao. Bukod dito, hinihingi ng mga sospek ang pagpapatawad sa kanilang hatol para sa pagkakataon na iligtas ang kanyang kaluluwa. Tinanggihan ni Maxim ang huling salita. Sinabi niyang hindi siya handa. Nakakagulat, si Nadia, ang ina ni Karina, nalaman lamang ang kanyang anak ay pinatay at kinain sa paraang kahindik-hindik sa panonood ng balita sa TV. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Nadia sa nangyari sa kanyang anak. Sinabi niya sa mga sospek, sa dulo ng paglilitis, kayo'y pupunta sa impyerno. Patuloy na sinabi ni Nadia, sa sakit na idinulot niya, sa pagpatay kay Karina, pinatay na rin nila ang mga pangarap niya para sa kinabukasan ng kanyang anak. Ang mga sospek ay sobrang tahimik, parang walang nangyari, habang sumisigaw sa galit ang ina ni Karina. Si Maxim at si Yuri ay nahatulan ng pagpatay at makukulong ng 19 or 18 years. Ayon sa pagkakasunod, sila'y parehong hinatulan na maglingkod sa isang lugar na tinatawag na kolonya, na kilala sa pagiging isang partikular na marahas na lugar para sa mga bilanggo. Mayroon silang matitinding patakaran at isinasagawa ang isang rehimen na itinatakda ng trabaho at kagandahan. Ang mga regular na pagbabatok sa mga bilanggo ay karaniwan ding nangyayari. Noong March, taong 2017, inanunsyo na si Maxim ay natagpo ang nakabitin sa kanyang selda. 8 years na ang nakalilipas mula ng mabilanggo. Iniwan niya ang isang sulat na nagsasabing, natapos ko na ang buhay ko sa katawang ito. Dumating na ang oras na umalis upang muling isilang bilang isang bagong tao. Ayon sa mga pinakamalapit sa pamilya ni Maxim, hindi umano siya nagsalita ng ganoong gawain, at hindi rin siya nagreklamo tungkol sa mga staff ng kolonya o mga pagbabatok. Sa halip, siya ay naniniwala sa kanyang sarili, at sa madaling panahon, inaasahan niyang maging malaya. Hinihintay niya ang desisyon sa pagsusuri ng kanyang kaso, ay nagpapahayag na wala siyang kinalaman sa pagpatay kay Karina. At lalong hindi niya itinuturing ang kanyang sarili bilang isang kanibal. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.